hapon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna. May on-call service tayo dito kay Sir. Kay Sir Jeff. Yes po. Tama? Yung business ni Sir ay pizza. So doon sa gustong bumili, pa-deliver na po kayo. Madali lang po, accessible si Sir. Online naman siya. So by the way, kaya kami na-contact ni Sir. Ang concern niya ay dito sa kanyang oven, electric. The same time, Sir, paano nyo ba kami nahanap? Makita ko po kayo sa YouTube channel po. YouTube sir. Channel niya po, nakita niyo. Salamat, sir. Ang galing niyo po dun, nakita ko ginawa niyo yung lumang oven . Salamat sa pagpili, sir. Ganito po ang pinakaano natin, since na may tutorial tayo, kayo po pwede nyo gawin yun. But observe lang po, yung mga switches po na to, sir, no? Ito. Mga rocker switch yung tawag nito. Kailangan po talaga natin 16 amperes. Lahat po ng rocker switch ay natutunaw kapag mababa yung capacity. So, 15 amperes, 20 amperes, pag 125 volts. So, pili lang po tayo ng 16 amperes kung sakaling mag-change ng switch, no, rocker switch. So, isang safety lang po. Normally, kapag gumagawa po tayo ng electric oven, bawal po talaga na kaya pa. Since na electric po yan, yung takbo ng kuryente, possible na punta sa katawan. So, since na pandemic, iniwan natin sa patro. Pero doon po sa lahat ng gumagamit ng mga electric appliances, dapat po, mayroon tayong matting na rubber dito sa kung saan tayo nag-ooperate. Para po lahat kasi ng electric appliances, may makikita kayong yellow ground sa unit. Lahat po ang three-prong wire, ang isa doon na kulay yellow, green, ito. So, dapat po ay direct connected ito sa ground. Para yung electric shock po, yung kuryente, huwag mapunta doon sa katawan o nag-ooperate. By the way, may nakita ako rito. Ito, kinawa ni sir. So, okay lang po yun. At least, pag hawak mo dito, wala kang mapapansing kuryente. So, yan ay direkta, dapat nakakonect sa ground. Yun. So, ngayon po, kaya nandito tayo sa Laguna. Sa Calamba, so far, Laguna na yata yun. So, ito yung problema ni sir. Nagpalit tayo ng switch, so, ang init naman masyado. Kasi, nakasagad tayo sa 350. So, kung i-complete natin sa more or less, nasa 550 kasi nakasalig, sintigrado po yung temperature. So, high heat po siya. Temperature settings na inano mo, sinet. Kaya, importante yan sa oven, yung mga thermostat niya. Tapos, bumukas po ulit siya . Opo, sir. Yun, kung ibig sabihin, bumaba na. Oo. Baba ng temperature niya. Pero okay lang po na gano'n yan, ganyan lang kalakas. Mm-hmm. Okay lang po. Okay lang sir, kasi ang target mo kasi sa pagluluto ng pizza, maging crunchy, tapos yung time. Pag matagal kasi ang luto ng pizza mo, magiging makunas yung... Hindi na perfect. Hindi na parang higipang tinapay . Yung crunchy ang hinahabol mo, kaya ka nagsiset ng mga high temperature. Okay sir? So, resistable naman po yung heat. Kaya nyo naman po. Kaya po. Pag langawakan yung kuryente. Kaya po. No? Okay na siya. So, mayroon pala ito si sir na mini oven. Yun. So, katunayan na talagang masarap ang pizza niya. Nasisira yung oven . Ibig sabihin, continuous yung cooking. Continuous yung cooking. So, try po na doon sa mga karating dito sa Calamba. Kung layo-layo kasi ako lang Manila . Mahirap lang mapapadeliver. Namay po lahat ng kliyente namin, lahat na nagpapa-refer sa amin, tinatangkilik namin ang kanilang produkto. So far, lahat po okay na siya, sir. Okay. So, ito po ang inano natin kanina, sir, no? May ticking sound kang maririnig. Yun.
yung lumalagat eh. Importante po yun. So, kung hindi nyo narinig yun sa isang thermostat, ang tendency yung temperature o yung init niya, dire-diretso. Mag-overheat, masisira yung electrical connection kasi wala na siyang control. So, importante po ito, yung ticking sound. Yan. That's all guys, doon sa gustong o may tanong na gusto malaman servisyo namin. Matatagpuan o ma-reach niyo po ako by saan na sir? Sa YouTube? YouTube, Facebook. Messenger. Viber. So, kung gusto niyo po mag-follow sa akin, salamat. But kung may katanungan po kayo, I'm willing to help. Hindi lang ibig sabihin pira-pira sir. So, kahit nasa malayo, may nag-video call, nag-on call, para kung how to operate, kung yung concern nila. So, kung mapapansin nyo sa YouTube, pinagsasagaan kong sagutin yung mga katanungan ng mga nag-inquire sa OBED. So, that's all guys. Hanggang sa muli. Bye-bye!